Maiba ho tayo yung sinasabi nyo na imbisigahan din ng Quad Committee yung posibilidad na ang ginamit ay ang intelligence fund ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing reward system sa war on drugs, although ito ay itinatwa na, lalong-lalo na ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo. So, ito ay patuloy ang investigasyon? Opo, at kasi nga po, doon sa affidavit ni Rowena Garma, lumalabas po doon na yung pinanggalingan ng pera nanggaling to kay Muking. Si Muking na nagtatrabaho po noon sa, King. I think, hindi ko. Si Muking, ni Senator Bongo. Opo, sabi po, hindi ko po alam kasi hindi ko po talaga kilala yung taong yun. So ngayon, kung doon nanggagaling yung pera, malaman po natin kung saan po niya kinuha. Opo. At binigay po, tinransfer kay Peter Barungo na kung saan, sabi ni Garma sa kanyang affidavit, ay tinasok sa Metro Bank, sa PS Bank, saka sa, I think, sa BPI. Hindi ko malaman yung isang banko. But kung yun ay may katotohanan at makukulaborate ni Peter Barungo saka ni Muking, tingin ko mabigat-bigat po yung mga tinuran ni Ms. Rowena Garma. Okay. Kailan po ulang hearing? Sana po sa Tuesday, kabayan. Tuesday. At pinag-uusapan na po namin kung ano yung mga issue na itatakil po. Okay. Maraming salamat po, Congressman, at magandang umaga. Ingat po. Salamat po, kabayan. Si Congressman Dan Fernandez, Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.